Guys, magandang araw. Update tayo ngayon sa kamatis ni Sir Aljun na last 2 weeks ago na na-interview natin siya sa kanyang farm. Ngayong araw na to, i-update natin kung paano niya ginawa na na-maintain niya yung harvest niya or napaakyat pa na yung harvest niya ngayong araw na ito. Guys, magandang araw. Welcome, andito na tayo sa farm ni Sir Aljun. Last time na interview natin siya. Sir Aljun, magandang araw. Oh, magandang araw po sa lahat ng ating viewers. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, hindi na tayo mag-take up doon sa last time na na-interview ka namin. Ngayon naman, update lang to kung paano mo siya na-maintain yung harvest mo or na paakyat mo ba para malalaman natin ngayon. Ano bang ginawa mo, Sir Aljun? Muna tayo sa first harvest natin, nakakuha tayo ng 15 bags ng kamatis. Tapos yung pangalawa, nakakuha tayo ng 108 na bags ng kamatis. Tapos ito ngayon, pangatlong harvest natin, hindi pa tayo nakatapos ng pag-harvest. Pero may na-harvest na tayo doon na 120 yata to 130 ka bags ng kamatis. Pero sa estimate mo, maximum ngayong araw na to na harvest nyo ngayon, pangatlong harvest na, di ba? Pangatlong harvest. Oo. Mga ilang kahon kaya aabutin? Parang aabot nito mga 170 yata. 170 plus. Yung unang harvest mo, magkano naman yung presyo para ma-update naman tayo dun sa presyo? Yung unang harvest natin, nakuha lang yun ng 950 per box yung kamatis natin. At yung pangalawa natin, hindi pareho. Mayroong nakuha na 30 plus na box, 800 kasi bumaba yung presyo kasi walang biyahe, walang kargada. Dahil sa may bag yung dumating. May 620 naman yung iba. Hindi pare-pareho yung presyo ng kamatis natin nung una kasi niritil lang yun doon sa bodega. Doon sa pangalawa mong harvest, Sir Aljun, nakuha na ba natin yung capital natin doon? Bawi na ba tayo? Yung sa pangalawa, hindi pa, may kulang pa tayo kasi pag mag-harvest kasi kami dito, malaki talaga yung ano namin dahil gusto lang namin makatulong ng ano mga tao na nangailangan ng tulong. Kaya magpa-harvest kami ng napakaraming tao. May magka-expenses yata kami ng mga 8 to 10,000 yung expenses namin kadaan. Pero itong pangatlong harvest na ngayon, itong araw na to, sa tingin mo kaya tubo na tayo o? Tingin ko may sobra na tayo nito. Hindi. Possibly. Kasi 100 plus yung gasto natin dito. Tapos 100k naman yung halin natin sa yung benta. Yung benta natin ng bunga nito. Pag ito, pag makukuha ito ng kwan, tingin ko may ano na tayo. May sobra na tayo. So malaki na ang tubo, di ba? Pag apat na harvest, yun na yung ano natin. Dito tayo sa tanim mo pupunta kasi na yun, na-update mo na yung harvest mo. Dito tayo sa tanim mo. Paano mo ginawa na na-retain mo yung ano green lagi at saka tingnan natin sa bunga, napakadami pa rin bunga. Kung puntahan natin yung ano mo, maraming bunga, punta tayo doon sa ano mo, Sir Aljun. Ayan, di ba? Napakadaming bunga, oh. Anong ginawa mo dito na para marami pa rin yung bunga niya? Ano bang sekreto para tuloy-tuloy ang bunga na hindi siya titigil? Ang ginawa natin ito, kada mag-harvest, tulad ngayon, nag-harvest tayo, mayroong nag-aabuno, yung tinatawag nila na hinubig. Hinubigan natin ito, bigyan natin ng watering ito, may halong abuno, Every time na mag-harvest ka ba, nag-a-apply ka ng watering? Every time na mag-harvest. Kumbaga, dilig ka lagi, dilig ng dilig. May tao tayo na sumusunod, pag mag-harvest tayo, may sumusunod na maglalagay ng watering dito sa ating tanim na kamatis. So iba yung nag-harvest, iba yung nagdilig ng halaman, yung kamatis mo.
Tapos may narinig ako kanina, mayroon pang nag-weeding. Ano ba yung ginawa nila doon? Tanggal ng mga damo? Oo, pinatanggalan nyo natin yung mga damo kasi marami na yung damo doon. So ano namang epekto pagka marami siyang damo? May epekto ba sa tanim? Oo, sa bunga? Napakalaki pong epekto sa pananim natin. Kasi yung inilagay natin ng watering every mag-harvest tayo, hindi niya yun. Ang unang makakakain lang noon yung ano yung mga damo pag hindi natin kukunin. Tapos pangalawa, yung damo, yun yung dadapuan ng ano mga tinatawag nating insekto. Doon sila magtatago. Tapos yung pag i-spray natin, posibleng hindi sila aalis kasi nakatago sila sa damo. Kaya yun yung purpose na kunin talaga natin yung damo doon sa pananim nating kamatis. Dapat talaga maintain yung cleanliness ng ating mga pananim. Oo. Ano pa ba yung ibang ginawa mo dito na para mas lalo pa siyang mapaganda? Ano pa bang ibang sekreto? Kasi katulad nito, tatlong harvest na siya. Yung iba nga, tatlo lang. Iba, apat na hanggang dyan lang. Pero sa tingin ko dito, dadami pa yung harvest mo dito. Ano pa bang ibang sekreto mo na ginawa mo dito? Ang sekreto natin na ginawa dito, maintain lang ng pagano, palagi nating linalagyan ng foliar itong ano natin, pananim na kamatis. At saka pag-aabono lang. At saka pagdasal, ang higit sa lahat, yung magdasal tayo na hindi sana maaga masira yung pananim natin para makuha natin yung ano natin, yung gasto natin sa pananim at saka masuklian naman yung pagod at paghihirap natin sa pag-alaga natin ng pananim ng kamatis. Ayun, maganda. Kailangan talaga may kasamang dasal, hindi lang na basta lang italim natin. Kasi kung tayo lang ang masusunod, hindi naman natin kaya talaga kung walang dasal, di ba? Kasi itong garden, wala talagang marunong itong pagpaparm. Meron namang marunong ito, pero hindi talaga pwedeng hindi samahan ng dasal sa Panginoon kasi siya naman yung palaging tumitingin sa atin pag magtatrabaho tayo sa ating mga farm. Ito, last message na natin, Sir Aljun. Kasi update lang natin to. Anong masasabi mo doon sa mga yun, nagsubaybay sa iyo ngayon na gusto na talaga magtanim? Tulad ng sinabi ko noon, yung magtanim, yung gusto magtanim talaga at mag-alaga ng ano, kahit anong pananim tulad ng kamatis. Ang sa akin lang, i-advise sa kanila, magtanim lang ng mabuti at lalagyan ng mabuti ng ano, yung fertilizer para at saka titignan yung palagi yung pananim ninyo kung ano ang kulang ng pananim. Pag may kulang, pag hindi kayo marunong kung anong ilalagay, magtanong kayo sa marunong para hindi masira yung gastos ninyo at hindi masayang yung pira na ginastos ninyo sa pananim ninyo na kamatis or ano pa mang klaseng pananim na tinanim ninyo sa inyong pagpaparm. Yun yung masasabi ko sa inyo. Okay, Sir Aljun, maraming salamat. Sa lahat ng viewers natin na nanonood sa iyo ngayon, maraming salamat din sa kanila. Napakaraming salamat sa inyo, sa mga viewers natin. Sana guys, yung nakapanood sa video ni Sir Aljun, bago kayo lumabas or mag-click out sa ating channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. And then comment kayo guys kung meron kayong ipi-pictures natin na mga farm na katulad nito. Dahil alam ko nandyan ka, nakaupo ka dyan. Ganito rin ang hilig mo, farming din. So share this video guys to your friends para mas marami tayong matutulungan na mga farmers na katulad kay Sir Aljun. Sir Aljun, maraming salamat and see you on my next video guys. Thank you so much.